Next is assembling o back. So maglalagay muna ako guys ng tacks bago naman natin i-join yung neckline ng lining sa body. Lalagyan ko muna ng atlas yung neckline bago ko naman i-top stitch ng 116 para hindi siya kumulubot. Next naman guys ay ang joint shoulder. So pagpapantayin lang natin yung joining ng neckline. Ganon din dito sa kabilang side. Ilalagay ko muna guys yung sleeve bago ako magsaklob ng lining, pero kukunin ko muna yung pinaka-center. Dito naman natin ilalagay yung center ng sleeve. Ganon din yung kabilang side. Kukunin ko rin yung pinaka-center ng sleeve. And then, ito naman din yung itatapat ko doon sa pinaka-center ng shoulder. Para naman guys sa pag-attach ng lining, isasaklob natin to at ipapasok muna natin yung sleeve sa gitna bago natin pasadahan yung armhole. Pero kailangan guys yung joining natin sa shoulder magkatapat. So lalagyan ko lang muna to guys ng pin para huwag maghiwalay. And then papasadahan na natin yung armhole, paikot na yan. Ngayon guys, bawasan ko lang yung allowance para hindi naman masyadong makapal pag binaliktad. And then, islash din natin yung sa may curb. So sa mga ganitong part guys, lagi tayong mag-slash. And then, papasadahan ko lang ng 116. So check din natin yung part na lining, doon tayo magpapasada. So, ayun guys. Ngayon, babalik tayo natin. Yung back yung ating ipapasok sa front kasi yun ang maliit na part. So, ayan. Ito na yung itsura guys pagka pinaliktad. So, ito yung saklob lining. Ayan. Ngayon, pwede na natin itong i-side close. Para naman guys sa side close, kailangan pagtatapatin natin yung joining sa may armhole bago din natin pasadahan. So, ang nilagay ko dito guys ay 1 inch din yung sewing allowance. Ganon din sa kabilang side. So, same procedure lang din yan guys. Magiging aware lang tayo palagi sa mga joining. Kailangan lagi magkatapat. And then, i-open lang natin to guys yung sewing allowance sa side para hindi masyadong makapal. At magiging maganda din yung lapat ng damit. So, ayan guys. Share ko na yung upper part ng aking ginagawang dress. So, ayan. At kung makikita nyo, yung sleeve ay half moon pero naka-pop. Ito naman guys ay ang hard tool na gagamitin ko para sa petticoat. Meron akong cut dito guys. Ito. Ito yung ididikit ko naman sa fabric. Dito ko naman mamaya ikakabit yung ruffles or yung may sharing na aking gagamitin para bumolga. So, bali dalawang cut yung aking ginawa, isang mahaba at saka isang maiksi. Yung maiksi, yun ang una nating ikakabit dito. And then, yung mahaba naman, yun naman yung sa ibabaw. Para yung bulga niya guys ay maganda. So, bali ang nakat ko sa maiksi ay 8 piraso. So, eto naman guys ay aking hahatiin
At pagdudugtungin ko ng tag-aapat bago ko naman i-sharing. At pag na-sharing naman guys, ito naman yung pagpapatungin natin para magkaroon ako ng dalawang layer sa maiksi. So, ayan. Pagkahiwalay na to guys. Dito naman guys sa mahaba, nakagawa ako ng 7 putol. So, bali ang nagawa ko guys sa 5 metro, bali 7 ganito at saka yung 8 putol na maiksi at yung para sa didikitan. So, bulga na to guys. Ngayon, nahatiin ko lang muna itong isang piraso para mahati natin ng tatatatlot kalahati ang bawat isang layer. So, pagdudugtungin natin lahat yan at sharing bago naman natin pagpatungin yung dalawa. Pagdudugtungin ko muna itong 4 na piraso bago ko naman i-sharing. Para naman guys sa pag-sharing, ipupus ko na lang. Hindi na ako gagamit ng sharing foot. So, ganito lang yung aking ginagawa pagka gumagawa ako ng petticoat. Mano-mano lang yung aking ginagawang pag-sharing. Ito guys ay dress para sa 7th birthday. At kung makikita nyo, ito guys, nagawaan ko ng tutorial yung paggawa nitong upper part. Pero yung sa lower part, hindi ko ito nagawaan. So, sasabihin ko na lang sa inyo kung paano yung ginawa ko dito. Ito ay circular skirt. Yung circular skirt na yun guys, yung waistline niya. Kung ano yung waistline niya, like 22, tripled yung aking ginawang uka. So, 22 times 3 is 66. Bali, yung lapad sa waistline ay 66 kasi kailangan natin i-sharing. Guys, ito ay detachable ribbon. Pwede niyang ilagay yung ribbon sa back, pwede din niyang ilagay. Pero yung design kasi nito guys ay nasa front talaga yung kanyang ribbon. Ngayon, ito, dito talaga yung sinakalagay. So, ganyan lang, i-aatas lang. Ang ginawa kong paraan dito guys, nilagyan ko siya ng hook. Ayan. At naglagay din ako dito ng maliit na thread loops na pagsasabitan ng hook. Pero hindi siya nakikita guys, gawa na may beads. So, etong beads na to, wala talaga yung original design niya, yung ginayahan ko. Wala talagang beads. Bonus ko na lang yan. Nilagay ko na lang siya ng ganyan. So, ayan. Ganyan lang yung pagkabit. Ayan. So, that means, pwede siya nating alisin. Ngayon, eto naman guys ay may petticoat pero bago yung upper part ay may lining muna. Ayan. Pero yung lining na to guys, nakakabit din to doon sa lining ng top. Pero yung lining na yan din, magkasama yung petticoat. So, eto guys ay built-in. Magkasama itong lining at saka ito. So, yung petticoat ko naman, 2 layers siya. Ayan, mayroon siyang maiksi. Pero sa bawat layer niya guys, dalawang patong yung aking ginawa para maging bulga. So, eto yun siya guys. Eto yung unang layer. Yan. Eto yung pangalawang layer. So, eto yan. And then, nag-agwat lang ako dito sa pinaka waistline. Mula sa waistline, nag-agwat lang ako dito ng 2 inches. Yun naman yung magiging distance para hindi agad lulubo ng ganyan. Yan yung sikreto niyan guys. Kaya tingnan nyo yung kanyang flow. Maganda. Maganda.